Excuse me, Miss Diane, you're interfering our family bonding, sabi ni Lorraine. Diniinan niya ang salitang family at pinalisikan niya ito ng mata. Napatungo ito at wari na realize ang kamalian. My wife is right, Diane. Just go home and we will talk about business tomorrow at the office. Sang-ayo ng asawa niyang si Hakim. Nang tingnan niya si Diane, ay para itong nanggagalaiti sa pagkakapahiya. Nagpaalam na rin ito at umalis. Sa kabuuan ng panunood ng sine, ay hindi siya nagsasalita at hindi niya kinikibo ang asawa hanggang makauwi ng bahay. Nang mahatid ng asawang si Hakim ang mga bata sa kwarto ng mga ito, ay agad itong sumunod sa kanya sa kanilang kwarto. Habang nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng tukador ay umimik ito. What's wrong, love? Tanong nito. Hindi niya malaman kung anong tinatanong nito, kung bakit galit siya or bakit hindi siya umiimik. Hindi pa rin siya nagsalita. Lumapit ito at yumakap sa likod niya. Pareho silang nakaharap sa salamin na parang nagsusukatan ng mga tingin. I want you to fire your secretary. Walang kagatol-gatol na sabi niya. Why, love? She did something wrong to you, love? Tanong nito na nakakunot ang noo. Patay mali siya ito, alam niya. Oo, inaahas ka niya. Gusto niya sanang sabihin. Nothing, I just don't feel her. Sabi niya na lang. Wala naman siyang ibang pwedeng idahilan. Hindi rin niya pwedeng isiwalat kay Hakim na alam niya ang lahat ng kalokohan nito. Okay, I will fire her. Sabi nito. Dahil sa sagot nito, ay napalingon siya dito at tinitigan ang mga mata nito. Nakaramdam siya ng saya. Napakadali lang naman pala tanggalin ang babaeng to sa buhay namin eh. Isip-isip niya. Why are you looking me like that? Nagtatakang tanong nito. Nothing, I'm just happy that you're considering me. Sabi niya lang at ngumiti. But why not? After all, you're my beautiful wife. Sabi nito at hinalikan ang leeg niya. Hinayaan niya lang ito sa ginagawa nito. Gusto niyang isalba ang marriage nila at handa niyang gawin lahat para isalba ito. Patuloy pa rin si Hakim sa ginagawa nito. Siya naman ay dinadama na lang ang lahat ng ginagawa nito sa kanya. Hanggang sa ihiga na siya nito sa kama at gawin ang bagay na yun. Nang matapos sila, ay agad lang itong natulog. Niwala siyang narinig na salita mula dito. Marahil ay napagod din ito sa ginawa nila ng mga bata. Kaya hinayaan niya na lang at natulog na rin. Nang magising siya kinaumagahan, ay wala na ang asawa sa kanyang tabi. Naligo siya agad at nag-ayos. Scheduled niya sa salon. Napag-isip-isip niya na baka losyang na siya kaya naghahanap ang asawa niya ng mas bata. Mas sexy at presentable. Mula kasi nang isilang ang kanyang anak ay sa mga ito na lang umikot ang mundo niya. Naging ulirang housewife na lang siya. Ngayon ay babaguhin niya lahat ng daily lifestyle niya. Ang mahaba at tuwid niyang buhok ay pinaputol niya hanggang balikat at medyo pinalagyan niya ng kaunting kulot. Nang lumabas siya sa salon ay ibang tao na siya. Hindi umuwi ang asawa niya ng gabing yun pero hindi na niya ininda ang bagay na iyon. Nang magising siya ay agad siyang nag-ayos ng sarili. Suot ang corporate attire, dala ang isang folder at ang two-way niyang Louis Vuitton bag. Naabutan niya ang mga batang nagbe-breakfast. Wow! Sabay-sabay na sabi ng tatlo na nakatingin sa kanya. Nag-blush siya dahil sa papuri ng mga ito. Mommy, you look like a mommy boss, sabi ni Winter habang nakahawak sa bewang. Yeah, mommy, are you going to work like dad? Tanong din ang kambal nitong si Summer. Tumangutango lang siya sa mga ito. From now on, Mommy and Daddy will work to earn money for you to buy your desired toys. So you have to behave and be kind to Yaya. Are you okay with that, kids? Sabi niya sa mga ito habang kumakain sila. Okay, Mommy. Sabay-sabay ding sagot ng mga ito. Ma'am, saan ho tayo? Tanong ng driver niya
nang tinatahak nila ang kahabaan ng traffic. Lorraine na lang po, Tiyo. Sa kumpanya po, Tiyo. Naku, mukhang malilate ho ako. Sabi niya na nagpalingalinga sa paligid. Nasa kalagitnaan sila ng nagigit-gitang mga sasakyan. Tiyo, bababa na ako. Magkita na lang ho tayo sa kumpanya. Malilate na ho ako. Paalam niya at binuksan na niya ang pintuan ng kotse. Magsasalita pa sana ang matanda pero hindi na niya ito hinintay at nagtatakbo na siya. Malapit na siya sa kumpanya kaya naglakad-takbo na lang siya. Mabuti na lang at flat shoes ang sinuot niya. Nang makapasok siya sa lobby ay nakilala agad siya ng guard. "Good morning, Mrs. Karim." Bati nito. Tumuwid siya at taas noong naglakad papasok sa lobby. Bawat nakakasalubong niya ay bumabati sa kanya. Nasa 12th floor ang office ng asawa niya. Dederecho sana siya nang may maalala. Dumaan muna siya ng HR. "Good morning, Mrs. Karim. How may I help you po?" Sabi sa kanya ng HR na si Lucy. Kilala na niya ito dahil batchmate niya ito sa elementary hanggang high school. Tinawanan niya ito. "Seryosong seryoso ka, Lucy, ah. Ako lang to." Tumatawang sabi niya. "Syempre, para feel na feel ko trabaho ko, ikaw naman. O, ano bang atin?" Sabi nito at tinampal ang balikat niya. "O, mag-a-apply ako bilang sekretary ng asawa ko." Sabi niya at sabay bigay ng hawak na brown envelope na naglalaman ng resume at mga credentials niya. Biglang humalakhak si Lucy. "Gaga ka talaga. Anong mag-a-apply? Kahit pati bukas ay pumasok ka na bilang assistant CEO ng asawa mo. Huwag ka nga. Pati ako ay pinagluloko mo, Lorraine." Sabi nito na hindi naniniwala sa kanya. "Huy, ano ka ba? Hindi ako nagbibiro. Mag-a-apply ako. Hiring, di ba?" Sabi niya at binuksan ang envelope at pinakita niya lahat ng papeles. "Ano tong naiisipan mo, Lorraine? Buryong-buryo ka na ba talaga sa bahay niyo? At sino naman nagsabing hiring si Sir? Kabago-bago pa lang ni Diana." Sabi nito na walang kaalam-alam. Nag-igting ang panga niya. Ibig sabihin ba nun ay hindi pa tinatanggal ng asawa niya si Diane gaya ng pinagkasunduan nila. "Wait nga muna, asan ba ang asawa ko?" Tanong niya kay Lucy. "Nasa office niya malamang." Sabi nito. Siya naman ay karipas ang lakad patungo sa elevator. Huminga siya ng malalim bago niya buksan ang pinto ng office ng asawa niya. Laking gulat niya nang makitang nakaupo ang asawa niya sa upuan at nakakandong dito ang ahas na si Diane. Dahil nasa harap ang pintuan ay napansin agad siya ng asawa. Agad nitong tinulak si Diane na halos mapabangga na ito sa pader. "What the fuck?" sigaw nito. "Love, you're here," sabi naman ng asawa niya. Tumayo at sinalubong siya at niyakap. "What is happening here? I thought you fired that girl." Patay mali siyang tanong niya. Kahit alam na niya ang mga nangyayari, ay pinili niyang magtanga-tangahan. "I was firing her, but she sat down on my lap, that's why I pushed her." Nabubulol-bulol na sagot ng asawa niya. "You, girl, are you out of your mind?" Mataray na sabi niya kay Diane. "I'm sorry, ma'am, but I need this job. My sister has cancer and we don't have parents to support her medication." Sabi nito na mangiyak-ngiyak. "Tama ba na akitin mo ang asawa ko para matustusan mo ang kapatid mo? Umalis ka na rito bago pa mag-init ang dugo ko sa'yo." Sabi niya at tinuro ang pintuan. "But sir," sabi nito na sumaklolo kay Hakim. "I'm sorry, Diane, but you're fired." Sabi nito at tumalikod. Humarap sa bintana kung saan makikita ang mahabang trapiko. Nang makalabas ang babaeng si Diane, ay huminga siya ng malalim at pinakalma niya ang sarili. "What brings you here, love?" Malamig na tanong sa kanya ng asawa. "I'm here to apply as your secretary. I'm bored at home." Diretsyong sabi niya. Wari mo'y nagulat ito sa sinabi niya. "Why?" "No, stay at home and relax. I'm the father. I will provide everything that you need and want."
Matigas na sabi nito, "I don't like argument, Hakim, but my decision is fixed. I don't like to stay at home anymore. It feels I'm in jail for 7 years after we got married, Hakim." Seryosong sabi niya din sa asawa, "How about the kids? Who will take care of them? You like to be a responsible mother, do you?" Sabi nito na sumaksak sa puso niya. "I took care of them. I do everything for them, and now working is being a responsible mother? Come on, Hakim. Even if I'm home and here, I can look after them. You see this?" Sabi niya at pinakita ang tablet na mula sa bag niya. Nandoon ang monitoring system ng CCTV sa buong kabahayan. At kita doon ang mga bata na masayang naglalaro. "How can you focus at work if you're being distracted by that?" Sikmat muli nito na gumagawa ng butas para hindi niya magawa ang gustong mangyari. "Really? Maybe you cannot accept the fact that if I work here, I can monitor everything that you do behind my back." Nakataas ang kilay na sabi niya, "I know everything that you do, Hakim. Everything. And I'm not that dumb to not notice your changed personality." Sabi pa niya at tumulo na ang kanyang luha. "Then why?" Tanong nito na medyo nagtaas ng boses. "Why what?" Sigaw niya din. "If you knew, why didn't you fight me? Why didn't you tell me that you're hurt? That you don't love me anymore? Why did you act like nothing happened?" Tanong nito na parang mali pa niya. "Because I'm protecting our family. I don't want trouble. And I will do everything to make every wrong right. Because I loved you. And it's okay to hurt myself than to be away from you. I can't live without you, asshole." Tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng kanyang luha habang nakapamewang lang ang magaling niyang asawa. Nang maubos ang luha niya, ay agad niyang inayos ang muka at tumayo. "What happened here is done. I hope it will not tackle at home." Sabi niya lang sa asawa at naglakad ng dere-derecho palabas ng office nito. Nang makarating siya sa elevator, ay bumuhos ulit ang luha niya. Walang ibang sakay ang elevator kaya umiyak lang siya. Nang bumukas ang pinto nito, ay niluwa ang lalaking nakasombrero ng itim. Nagkasalubong sila. Hindi na niya ito pinansin. Naglakad siya palabas ng lobby at saktong nakaparada ang sasakyan nila, agad siyang sumakay doon. Isasarado na lang niya ang pinto ng sasakyan nang pinigil ng lalaking nakasombrerong itim ang pinto. Sumakay ito at niyakap siya ng mahigpit. Wala siyang nagawa kundi humagulgol sa dibdib ng lalaki. Sino kaya ang lalaking ito? At ano ang dala nito sa kanya? Abangan ang susunod na istorya.